Hi, Bebe Loves! It's me again. Guys, nagbabalik ako uli for another video. And yung video na i-share ko sa inyo, guys, kung napapansin nyo na parang matamlay ako ngayon. At parang, ayan, ganyan yung buhok ko. At humahangin. Ayan. Pupraning na naman ako. Kasi masama ang pakaramdam ko, guys. May sipol ako and may ubo ako. Ay, nako. Hirap ngayon kasi yung panahon dito sa Pilipinas is uulan, iinit, ganyan. Tapos naulanan ako 2 days ago. Kaya ngayon, inubot sipon ako. Pangit. Ang gagawin kong video ngayon, guys, ay isi-share ko sa inyo kung ano yung nasa aking kikay kit. Ayan. Actually, guys, hindi ako nagkikikay kit. Joke lang. Ayan, guys, kung ano yung nasa loob na ito. This one, guys, is from MAC. Sa MAC ko siya nakuha. Nakuha ko lang siya for free sa MAC nung nag-purchase ako before nung nasa Hong Kong pa ako. Ayan. Ito ang binigay nilang samples. Freebie sa akin. Diba, guys? Ang ganda. Kaya ito na, guys, yung pinaglagyan ko ng mga aking kaek-ekan. Dito ko na siya inilagay sa loob yung aking mga kaek-ekan. Napapraning na naman ako. Ayan, guys. Wala kasi akong magawa, guys. Kaya tinry ko talagang mag-film para naman may ma-share na ako sa inyong bago. Actually, yung makeup na to, guys, is pinilm ko siya. Maybe, i-upload ko siya sa susunod na. Ito muna ang i-upload ko. Ito muna. Dito muna tayo mag-focus. And without further ado, let's start. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano laman dito sa loob ng kikay kit ko. And ganyan lang siya, guys. So, ganyan lang siya. Kung ano lang talaga yung talaga. Kung ano lang talaga, guys, yung ginagamit ko or yung mga favorite ko talaga na hindi ko pwedeng hindi ilagay sa mukha ko once na pupunta lang ako sa labas or bibili lang ako ng merienda, mga ganyan-ganyan, mga pagkain, ganon. Hindi pwedeng wala akong something sa face ko. Choring! So, guys, first, ang i-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo sa loob ng aking mahiwagang kikay kit ay etong, ayan. This one is from NYX. Hindi talaga ako, guys, nakakalabas ng bahay nang hindi ko na ilalagay ito sa mukha ko. Actually, ito lang ang inilalagay ko sa mukha ko and yung highlight na yan. And kung nakikita nyo, guys, na medyo madumi na to, ayan siya, maduming-madumi na siya. Kasi lagi ko siyang ginagamit, guys. Actually, favorite ko talaga tong parang highlight and contour palette na ito from NYX Cosmetics. Kung nanonood kayo ng mga videos ko, guys, or nakaka-chat nyo ako, or nakakausap nyo ako, alam nyo kung ano yung favorite product ko. Alam nyo kung ano yung favorite brand ko ng makeup. It's NYX. Kaya, ayan. Hindi ako mawawala ng NYX sa aking kikay kit or sa mga pouch ko na naglalagay ako ng mga makeup. Hindi mawawalan ang NYX sa mga makeup box ko or sa mga kikay kit ko or sa bag ko every time na aalis ako. Ayan. Ito, guys, is favorite ko talaga siya. Kung nakikita nyo, ayan. Maganda siya talaga pang nose line kasi hindi siya masyadong pigmented and parang neutral lang yung color niya. Kaya madali lang siyang maipahid sa ating nose. And ito naman, guys, is maganda siya para sa ating highlight. Ayan, kung nakikita nyo. And this one naman, guys, kung ayaw nyo maglagay na ng highlight and blush on, dito naman, guys, is pinagsama na siya, guys, ang ating highlight and blush on. Ayan na, iisa na siya. And this one, hindi ko siya masyado nagagamit. And this one, kasi medyo darker na talaga siya sa akin. So, ayan. Favorite ko talaga siya from NYX. And the second one na nandito sa aking pouch ay etong Nature Republic Honey Real Nature Ampoule. Then this one, ginagamit ko siya to moisturize my face, guys. Before, after kong mag-ilamos sa umaga, is nilalagay ko siya before akong lumabas ng bahay. Ginagamit ko talaga siya. Inilalagay ko siya. Kung nakikita nyo is may bawas na talaga siya. Ayan. Maganda to, guys. Kasi ako gumamit. Charot.
maganda talaga siya, guys, kasi kung nakikita niyo naman yung skin ko, 'di ba? Yung nakakita na sa akin, guys, sa personal, nakita niyo yung skin ko na glowy, kaya ayan, dahil diyan. And sa ibang skincares ko na ginagamit every night. And etong from e.l.f. na bright pink, this one is blush on. Ayan. Kung nakikita nyo siya, guys, is maganda talaga siya. Pag nilalagay ko siya sa cheek ko, parang hindi ako sinampal. Pero pag marami naman yung nalagay natin, para na tayong sinampal ng 10 babae. Na parang sinampal tayo dahil inagawa natin sila ng lalaki. Ganon. Ganon yon, ganong style. Ayan. So, maganda talaga siya, guys, kasi na-try ko siyang gamitin nung binili ko siya, and then lagi na siyang nasa pouch ko. Hindi na siya nawawala sa pouch ko. Eh, ito, guys, lagi akong may bit-bit na maliit na brush na kasya sa aking pouch. Kasi once na nag-oily na yung skin, tapos ganyan, kailangan natin i-ganyan siya ng kaunti para mawala yung may pagka-oiliness niya. Diba minsan gumagamit tayo ng blotting paper? Blotting or blotting paper. Ito, guys, is helpful din siya kasi itatap-tap mo lang siya, tapos mawawala na yung oily na nilagay natin sa face. Yung oily na kasi nag-oily tayo, diba? Mental block na naman ako. Diba nag-oily tayo, tapos itatap-tap lang natin siya. Tapos ayan, mawawala na yung oily natin sa atin. Itatap-tap lang natin siya, guys, and mawawala na yung oiliness ng ating face. Pero nandyan talaga ang oiliness, guys. Hindi talaga nawawala yan dyan. And ang next, guys, ay itong Studio Care Blend from MAC. This one is pressed powder. Ayan, ganyan siya, guys. Ganyan siya. And then, yung shade ko is medium deep. Eto, guys, yung ginagamit ko. Ayan. Ginaganyan ko lang siya, tapos inalalagay kong ganon. Ayan. Para hindi tayo masyado mag-oiliness pag nalabas tayo ng bahay, kailangan natin ng ganito. Pampakinist. Hindi. Parang pampaano rin siya, guys, kasi minsan merong foundation na parang madali mawala. So, kailangan natin ng retouch. Yung ganon, retouch. And next is itong Maybelline Fit Me Concealer. This one is 20 Sensible Fit Me Concealer. Inulit lang. Ayan, guys, lagi siyang nasa pouch ko kasi favorite concealer ko to. Kung nanonood kayo ng mga makeup tutorial ko, is lagi kong sinushowing tong concealer na to kasi favorite ko talaga siya and maganda talaga siya sa pag binlend na natin siya sa ating eye bags dito. Yung next is dahil kilay is life, mayroon akong dalawang pangkilay dito. From NYX, meron akong pangkilay from NYX. Then, this one is Micro Brow Pencil. Yan. Nagpa-cute na naman ang boses ko dahil nangangati ang aking lalamunan. Ayan, guys. Kung nanonood din kayo ng mga tutorial ko, is lagi ko rin itong pinapakita kasi favorite ko talaga siyang pang eyebrow. Yan. Favorite ko itong eyebrow pencil na to from NYX. And the second one is from MAC. Favorite ko na din talaga siya, guys. Itong from MAC ay nabili ko siya nung nasa Hong Kong pa ako. Then, yung shade ko is Deep Brunette. Ayan. Velox Brow Liner. Ayun siya, guys. Then, may kasama rin siyang spoolie. And yung sa other side niya is yung pencil. Ayan. Dahil killer is life. Then, yung next, guys, kailangan din natin ng pangpantay sa kilay natin or yung naka-stack na lang siya sa gano'n na hindi na siya yung parang natatanggal. Na parang hindi na siya, guys, yung kung saan lumiliko. Kaya kailangan natin maglagay nento. This one is also from NYX. Then, this is Tinted Brow Mascara. Try natin maglagay. Ayan, ganyan lang siya, guys. Para isang destination lang yung pupuntahan niya.
Hindi ka tulad ng iba, kung saan saan na pupunta. Kung saan saan destination na pupunta. Ayan, di ba? Ang ganda. The next one, guys, is itong NYX again. This is NYX Doll Eye Mascara. Then, it's Long Lash Black. Ayan. Favorite ko tong mascara na to, guys. Then, the next one is... Hindi ko alam kung bakit napadpad to ditong Marc Jacobs na eyeliner na to. Pero, ayan siya, guys. Nakuha ko lang siya for sample or binili ko siya sa points na nakuha ko sa Sephora. Ayan, Sephora! Hindi na ako, I think hindi na ako makakapag haul ng Sephora kasi wala na ako sponsor. Tiyari. Wala na yung sponsored ko. Joke lang, guys. Then the next one is nakuha ko lang siya sa ano ba to? Na sample sa MAC. Nakuha ko lang siya na sample sa MAC. Itong Prep Plus Prime Skin Base Visage. Visage. Ayan. Nakuha ko siya. Sample lang, guys. Pero nagustong-gusto ko talaga to. Pero nung hinanap ko siya sa MAC store, hindi ko siya makita. Hindi ko rin matanong yung babae kung nasan yung ganyan nila. And, naligaw yung isa ko. Ayan. Yung next... Pinakita natin sila. Ito, guys, is ginagamit ko lang siya parang BB cream lang. Ganon. Kasi walang BB cream na matching sa skin ko. Kaya, kinonsider ko na lang na BB cream tong itong NYX Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation from NYX Cosmetic. This one is oil press, water base, full coverage, mineral enrich, and matte finish. Ayan, ginagamit ko siya, guys, pag pupunta lang ako sa labas. Pag magagala lang ako, tas umaga, hindi gabi. Pag gabi, kailangan natin full coverage talaga. Para pak na pak, ganun. Ayan. Then, yung next one is tatlong item na lang. So, dahil lipstick is life para sa akin, meron akong NYX Soft Matte Lip Cream. Eto, guys. Then, this one is Pragay na shade. Halos similar lang na shade siya sa lipstick kong gamit ngayon. And the next one ay itong Baby Lips Electro Pop. Kasi this one, guys, is kahit parang lip balm lang siya, pero may kulay na. Ayan. O, diba? Parang mayroon siyang pinkish na effect. Tapos, lastly, ay itong Dear Darling Tint from Etude House. Kung nakikita nyo is kalahati na siya. Every time na galalabas lang ako sa tindahan, lang tatambay lang. Ito ang ginagamit ko. Together with this baby lips. Pinagsasama ko siya, guys. First, etong ilalagay ko. Then, the second one ay eto. Kasi, once na naglagay kayo, guys, ng lip balm or something sa iyong lips, tapos, maglalagay kayo ng lip tint, is talagang nagtatagal talaga siya, guys. Mas matagal siya kesa yung lip tint lang ang ilalagay mo. So, pag may lip balm ka or moisturizer sa lips na nilalagay, is nagmo-moisturize na siya, then yung lip tint is magtatagal pa siya and hindi siya dry tingnan. Hindi siya dry tingnan, guys, once na pinag-mix mo tong dalawa. So, ipapakita ko rin sa inyo, guys, kung anong ginagawa ko dito. Yung iba, yun na yun last na. Actually, guys, marami akong lipstick sa loob ng pouch na to. And tinanggal ko na lang siya last time. Natanggal ko na pala siya. Marami akong lipstick sa loob. Meron akong isang lipstick ng from MAC. Then, ang karamihan, guys, is yung from NYX Cosmetics. Sana, guys, nagustuhan nyo tong video na to. Yung pag-share ko sa inyo kung ano yung nasa loob ng aking Kikay Kit. And don't forget to subscribe to my channel and give me a big thumbs up if you like this video. And comment down below if you have any question or suggestion. And kapag may mga challenges kayo, guys, na gusto nyo ipagawa sa akin, let me know and I will do it for everything. Para sa inyong lahat, guys, gagawin ko yon. So, see you on my next video. Bye!